Pero may tendency guys na madugangan, no? Madugangan o madagdagan ang starter hanggat hindi po makamit o ma-achieve ang Hi guys, kumusta? Maayong buntag, maayong hapon o maayong gabi sa inyong atanan. Good morning po, no? Guys, kasi guys, sinabi ko yung good morning niya kasi gusto ko guys, lahat ng oras ay good morning po para sa ating mga content na ginagawa ko guys, na alay ko po sa mga kababayan ko na baguhan pa lang, no? So in this video guys, gusto ko pong mag-share ng munting kaalaman or munting update po regarding sa aking mga baboy dito po sa aking munting babuyan. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka lang po nakabisita sa aking munting channel, pwede ka pong mag-subscribe and click mo na also ang bell ring para po ma-notify ka sa mga bago kong upload. So in this video guys, nice ko pong i-share sa inyo itong itsura ng aking mga baboy na kahit madungis po sila, pasintabi po sa mga kumakain dyan. Sila po ngayon guys ay nag-edad na po ng 1 month and 22 days simula po sa pagkawalay nila sa kanilang mama pig. Okay? So una sa lahat guys, ako po ay umaanyaya at umiimbita sa inyo, sa lahat po ng mga viewers at sa mga baguhan dyan, na free ka pong manood sa ganitong klaseng palabas sa pagbababoy. Okay, tungkol naman guys sa quantity of feeds, no? I mean quantity of sacks ng starter, kung ilang sako na po ang naubos nila, sila po ay nakakain na or nakaubos na ng 6 na sako ng starter. At ngayon po sa kasalukuyan ay paubos na rin ho ang pang-7 sako na starter, no? Pero ganun pa man guys, regarding po sa kilo nila ay hindi ko pa ho natimbang. Pero I will give you estimated kilo. Estimate namin ito guys ay umabot pa lamang po siya ng 50 to 55 kilo. So ganun pa man guys, umabot na po siya ng 34 days today sa pagkain ng starter. Ay hindi ko pa po ma-decide na mag-shift or lilipat agad sa grower dahil sa tingin ko po ay hindi pa ho umabot ng 60 kilo sa edad po na 1 month and 22 days, no? 50 kilo hanggang 55 kilo pa lang po ang kanyang narating sa aking tansya. Okay, so guys, sa video na to, isasingit ko lang po ang tanong or katanungan ng ating subscriber or isa po sa mga organic viewers dito po sa aking muting channel na si Sir Raymart Hiradilo. Ang kanyang katanungan po ay, ano po ba sir ang dapat kong gawin sa biik na bagong bili ko mula sa pigirihan? At bimig po ang aking ginamit or pinapakain sa kanya. So, una sa lahat po kababayan, ako po ay nagpapasalamat sa iyong katanungan. Gusto ko guys, direct to the point po tayo. Una po sa lahat, after you both that piglets from the piggery, kailangan po pakainin muna natin sila ng pre-starter feeds. Wag na wag mo pong i-direct pakain ng starter, grower, or finisher, no? Iwan ko lang sa iba kung ano po ang kanilang style or sistemang management na ginagawa sa pagpapakain. Pero sa akin pong maisuggest po sa iyo kababayang Raymart at doon po or para doon sa lahat po ng mga viewers na baguhan pa lang, we need to start sa pagpapakain ng pre-starter feeds pag sila po ay bagong bili. Okay? So ang pre-starter kasi guys medyo may kamahalan lang, no? Kung akin pong naalala, ang presyo po nun ay 1,480 sa 25 kilo na nandun sa isang sako. Kasi ang pre-starter po ay 25 kilo po lamang yan. Ayan, okay? Tayo po ay magpapakain ng pre-starter feeds sa loob ng 2 linggo or 2 weeks until 20 days. Take note po ha, mga kababayan ko na baguhan pa lang. Sa pre-starter stage po ay kailangan po magpapakain tayo ng 2 weeks hanggang 20 days. Ang iba nga po guys, aabot ng 1 month eh. Meron po akong kakilala na nagbababoy. 1 month po siyang nagpapakain ng pre-starter. But I'm sorry po, hindi ko nababanggitin kung ano ang kanyang pangalan. Pero maganda daw guys ang dating. I mean, maganda po ang result.
Kaso nga lang, ang problema lang, medyo may kamahalan lang ang presyo sa sinabi kong pre-starter. Kasi guys, dahil sa sangkap na nandoon sa pre-starter, ay talagang suwak na suwak ang dating sa baboy natin. Yung impact or ang resulta na mangyayari or ang result na dadapo sa ating mga baboy is maganda, no? So after that period of time sa 2 weeks hanggang 20 days, halimbawa lang sa ganyang araw, ay ang ating mga biig po ay pasok na po ang kilo nila sa kilo na simula sa 10 kilo hanggang 15 kilo. Kung maganda po ang lahi ng ating mga baboy at maganda po ang kanilang growth, ay maximum po na pasok ang kilo nila sa simulang kilo na 10 kilo hanggang 20 kilo, no? Minsan umaabot pa ng 24 kilo yan, no? O to 25 kilo. Then, pagkatapos nyan guys, sa pre-starter, halimbawa, napakain ka ng pre-starter sa loob ng 20 days lamang, pwede mo na siyang i-shift sa starter. Ang sa akin kasi guys, itong mga baboy ko na fourth batch ngayon, ay pinakain ko po sila ng 18 days lamang sa starter, no? 18 days po lamang. So pagkatapos nun, sa 18 days ay nag-shift po ako agad sa starter, no? So 4 sacks lang sa pre-starter ang kanilang nakain. Pero ganun pa man guys, nakikita ko maganda po ang result, no? So sa starter ay kailangan merong papasok na araw sa pagpapakain ng isang buwan. Pero ang advice po talaga sa akin ng aking technician, better po kung ang ating baboy ay aabot muna ng 60 kilo above bago natin i-shift sa grower. Okay? Kasi guys, sa feeding guide ay 29 days hanggang 1 month lamang ang tagal or ang period of time na pakainin ng starter. Merong ibang mga kababayan guys natin na gumagamit sila ng starter lamang hanggang binta, no? Pero malaki ang gasto kasi mahal ang starter. Ang starter ay medyo may kamahalan sumunod sa kamahalan ng pre-starter. Pero ganun pa man, sa akin pong may suggest sa iyo Sir Raymart at sa lahat po ng mga nagtanong sa akin, no? Mas maganda po na sa pre-starter muna tayo. Tapos niyan, starter, tapos grower and finisher. But anyway, sa ngayon kasi guys ay nasa starter stage pa lang po ako, kaya hindi ko pa po ma-decide na mag-chef po ako sa grower dahil sa ngayon po ay nasa 50 to 55 kilo pa lang po ang aking mga baboy, no? Better po kasi kung aabot ng 60 kilo paitaas bago po i-grower. So ulitin ko lang guys, ang status ngayon ganun po, 34 days silang kumain ng starter, 7 sako pa lang na feeds, paubos pa lang. Pero may tendency guys na madugangan, no? Madugangan o madagdagan ang starter hanggat hindi po makamit o ma-achieve ang 60 kilo sa kanilang katawan sa edad ngayon na 1 month pa lang at saka 22 days old. So ganun lamang guys ang aking napakasimpleng sagot. So guys, bago po tayo magtapos sa video na to, gusto ko lang pong i-clarify ng maunawaan o maintindihan po ng ating mga viewers dyan na mga baguhan pa lang na kung paano po ang tamang pagpapakain sa feeds, no? Sa baboy natin. Una sa lahat guys, pagkatapos nating mabili ang mga biik na yan, kailangan magsimula po talaga yan sa pre-starter sa loob ng 2 linggo hanggang 20 days. Kung nais mo pong piliin ang choice na ipaabot mo ng 1 month, pwede po. Depende po sa iyo yan. Pero yun nga lang, may kamahalan, no? Hindi ko po kayo guys dinidiscourage na wag gastusan ng tama ang sa pre-starter, no? Ang ibig ko sabihin, 2 weeks to 20 days, pwede na po yan. Then after that days, kailangan po mag-shift ka na ng unti-unti sa starter, no? Ibig ko sabihin guys, bago magtapos ang o bago maubos ang pre-starter na iyong pinapakain sa biik, ay unti-unti mo na pong pagkakainin ng starter. Okay? So sa starter, kailangan po mga 1 month, pwede na. Pero advisable po na aabot ng 60 kilo ang ating mga baboy bago po natin i-grower. Okay, so sa grower naman ay 1 month pwede na siya. Tapos bago ibinta, mga 2 weeks finisher pwede na. Ang iba 1 week lang, no? Pero mas maganda guys kung 2 weeks, no? Bago disposal. Shout out po kay ating Mangyan.
So guys, kung nagustuhan mo po ang simpleng video na ito, huwag mo pong kalimutang i-like. And sa mga hindi pa ho nag-subscribe, subscribe ka na po and click the bell ring para po ma-notify ka sa mga bago kong upload. Mabuhay po kayong lahat guys. Happy farming everyone. God bless po sa ating lahat.